Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I'm Ryll at kung bago po kayo dito, please like, share and subscribe. At kung gusto niyo pong ma-notify sa mga bagong videos na aking i-upload, just click the notification bell. So guys, may bago na naman tayong video at tungkol ito sa kilay and postpartum depression. So guys, kung interesado kayo makinig sa aking vlog, just keep on watching. So guys, naisipan kong i-vlog itong content about sa kilay at postpartum depression. Mga single dyan, sa mga trabaho, o kahit sa bahay lang man, eh, pwede tayong magkilay. Importante sa atin yung magkilay. Or sa akin lang ba ang kilay is life. So meron ako mga previous na vlog na finiture ko kung paano ko ginagawa yung aking kilay. Pero ngayon, ipapakita ko yung mga current ko na ginagamit sa paggawa ko ng kilay. So, besh, mommies, kilay is life nga po, diba? So, kahit wala na po, tayong blush on and lipstick, kasi ngayon, naka-quarantine tayo, mga mommies, mga brothers and sisters, importante yung sa mata na part. Kasi yun lang din man ang nakikita ngayon kasi naka-mask nga tayo, di ba? So guys, umpisahan ko sa aking ginagamit. Meron akong ganitong eyebrow na pencil. Parang Neshido. Nakalimutan ko kasi kung saan ko na. Forever 21 ko to binili. Maganda siya. Maganda yung kulay niya. Brown. Ito. Scratch? Swatch natin. Pasensya mga, ano, mga mommies kasi matagal na akong di nakapag-vlog ng mga makeups. So, medyo hindi siya clear. Basta dark brown po ito. Nahihirapan na ako nito kasi medyo makapal yung tip ng kanyang lapis. So, ina-adjust ko ito gamit ng kanyang brush. And, meron akong ginagamit na isa pa. Ito yung Misha. Pinakita ko na din to dati sa isang vlog ko, kung hindi ako nagkakamali. Parang, ano siya, brush na merong liquid. Yan. Maganda to pag gusto mong light lang. Pasensya sa mapawis na mukha ko, mga mommies and sisters. Ginagamit ko minsan pag nagmamadali ako kasi madali lang siya gawin. Ipifeel mo lang yun siya sa mga spot na parang may kulang. So, kulang sa pagmamahal. Charot. So, anyways, yung current ko na ginagamit ngayon na nagagandahan ako is yung Neshido na brown. Ang kulay niya is brown. It's eye pencil. Meron siyang brush. And ito yung kanyang pencil. Yan. So guys, umpisahan natin kung paano ko ginagawa yung aking kilay. So madalian lang ito, mga mommies. So, start ako dyan. Pwede na. So, di na kailangan mag-blush on o mag-lipstick. Kilay, wapak na. So, guys, yung pag-uusapan na naman natin is about sa postpartum depression. So, hindi ganun
madali na magkaroon ng postpartum depression. Kasi iba-iba din yun ang naranasan ng bawat nanay na dumadaan sa ganyang stage ng motherhood. Yung postpartum depression is hindi natin alam kung ano yung kinakatakutan natin. Kasi isang nanay din ako na nakakaranas niyan hanggang ngayon. Lalo na sa current health situation natin, nagbigay sa akin ng takot. Takot na hindi mo alam kung kailan ka, kailan siya lalabas o papasok sa isip mo. Hindi mo alam kung paano minsan i-control yung sarili mo. At ang isang bagay na nakakatakot ay yung sa side ng anak mo, di ba? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Yung takot na hindi mo alam kung ano ba ang mga bagay o cause ng takot na naranasan mo. So, maraming nanay ang pinagdadaanan yan. So, hindi madali. May ibang tao, may ibang nanay na mabilis lang nakaka-recover. May iba naman na taon-taon bago mawala yung postpartum depression. So, depende sa coping mechanism ng isang tao. So, sa akin naman, ay minsan talagang hindi mo maiiwasan. Lalo na nasa bahay tayo, pag wala tayong trabaho, o sa mga nanay na nasa bahay, hindi yan maiiwasan na lumalabas yung takot. Takot para sa ating mga anak. Ano ba yung future na mabibigay natin? Ano ba ang susunod na mga araw na mangyayari sa ating bansa, sa mundo? Hindi mo alam. Halo-halo na yung problema na naririnig natin sa balita, sa radyo, TV, sa ibang tao. Pero isang bagay lang na alam kong makakatulong sa atin ay kung paano mo tutulungan yung sarili mo na kakayanin yung mga bagay na nararanasan mo. Paano ka tatayo? Paano mo bubuhatin yung sarili mo na kailangan magiging matatag ka para sa pamilya mo, para sa anak mo. So, naisip ko tong topic na to dahil marami akong nakikita sa social media. May nakakausap akong mga nanay na talagang nakakaranas ng postpartum depression. Hindi siya joke lang na topic. Ito'y very sensitive. At isang bagay na hindi natin maiwasan o mapigilan yung anxiety attack. Kasi kahit ako, nararanasan ko yan. At hindi magandang magandang feeling. Kasi minsan, gigising ka na lang ng umaga na masyado kang emosyon. Hindi mo alam kung saan nagagaling yung lungkot mo. Marami kang naiisip na hindi maganda. So, paano mo babalansehin yung mga bagay para bumalik ka sa tamang isip mo? Hindi naman ibig sabihin baliw ka, di ba? Hindi lang talaga okay ang pakiramdam mo. At nakaka-relate ako dun sa mga nanay na nakakaranas nun. Kasi mahirap marap sa mundo na ikaw ay may takot, na ikaw ay na hindi mo alam kung paano mo gagawin yung bagay na alam mo walang kasiguraduhan. Ganun yung thinking minsan na isang kakaranas ng postpartum. Lalo na kung yung partner mo ay malayo, wala pa yung asawa mo sa katabi mo. Paano mo gagawin na mag-isa? Diba? So, paano mo ibabalik yung sarili mo sa tamang direksyon na walang takot? Nagpapasalamat ako dun sa mga
kaibigan ko, sa pamilya ko, na yung nagiging backbone ko, yung support system ko, para maibalik yung normal na ako, na walang takot, na okay ako, na kailangan natin din mag-meditate, kailangan natin mag-pray, pray na maging okay tayo. Kasi walang tutulong sa atin, kundi yung sarili natin. Kasi yung fear nandyan lang eh, kung gagawin natin na partner yan ang ating buhay, talagang puro takot lang ang ating iisipin. Nagpapasalamat ako sa aking nanay dahil siya talaga yung nagsasabi at nagna-advise sa akin na kailangan mong hanapin yung balanse sa buhay mo. Kailangan okay ka, healthy ka physically, mentally, para sa anak mo. Kasi paano kung hindi ka healthy mentally at physically, paano yung anak mo? Paano mo papalakihin ng normal? Sa lahat ng mga nanay dyan, marami tayong pwedeng gawin. Kasi habang pinagdadaanan ko yan, ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko. Sumasayaw ako, nag-exercise ako, o nagbabasa ako, nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko, sa asawa ko, o sa nanay mo. I-express mo na nakakaranas ka ng depression. Isang bagay din yun na nakatulong sa akin para maging okay ako. Ina-express ko, sinasabi ko sa ibang tao para marinig ko naman yung opinion nila, marinig ko yung suporta na galing sa kanila, na okay lang, kaya mo yan, lilipas din yan. Kasi hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Marami tayong nakakaranas niyan. So sa lahat ng mga nanay na nakakaranas ng postpartum depression, kakayanin natin to, lilipas din to. Kailangan andyan yung faith natin na pagpatuloy yung buhay natin ng normal, ng matiwasay, at walang takot. So guys, hanggang dito lang yung aking vlog. Sana po nakapagbigay po ako ng kahit konting tip or idea kung paano natin solusyonan yung ganitong sitwasyon. So guys, thank you and God bless.